Good morning! Ayun, so this is JL Lausa. So sa pagpapanood mo nitong video na to, huwag mong kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga video na gagawin ko. Okay? Yun, kung gusto mo lang naman. Okay? So, itong video na to ay para lamang sa mga taong open-minded or dun sa mga taong positive mag-isip. Okay? So, yun. Ang topic natin ngayon is hindi importante kung ano ang problema mo. Ang importante ay kung ano ang epekto sa'yo ng problema. Okay? Kasi ang dami sa atin, pagka mayroong problema, ang ginagawa, umiyak agad. Diba? Umiiyak agad kasi may problema, ganito, ganyan, ang bigat-bigat naman, ako na yata pinakamalas na tao sa mundo, ako na yata, bakit ako lang laging ganito, wala bang ibang nakita ang Diyos na ano, ba't ako binigyan ng ganito, ganyan, ang daming ganon. Tama? So kung iiyak ka, ang tanong doon, kung iiyak ka or iiyakan mo yung problema mo, ang tanong, masosolve ba? Okay? Masosolve ba ang problema mo pag iniyakan mo? Tama? Sabi dito, after ng lahat ng drama mo, haharapin mo pa rin ang lahat ng problema mo. Tama? Kaya huwag ka nang magdrama. Ang daming networker, ang daming distributor, gusto magka-resulta, pero ang drama sa buhay. Kunting pagsabihan ng upline, ang drama. Kunting problema dumating, ang drama. Ipopost pa sa Facebook. Tama, na na-o-offend sila, nasasaktan sila, iniwan sila ng taong mahal nila, walang naniniwala sa kanila, nire-reject sila, dinadown sila, etc., etc., etc. Ang nangyayari tuloy, puro pagdadrama na. Tama, kaya hindi ka makapag-create ng momentum o hindi ka makapag-create ng grupo para makakasama mo sa negosyo. Kasi bakit? Ikaw yung klaseng taong madrama. At kapag sinabing madrama, yan po ay negative emotion. Okay, kapag negative emotion, syempre ang ma-attract mo, negative. Kapag positive emotion, papakita mo, masaya ka, excited ka, excited ka sa araw-araw, sa pangarap mo, excited ka umatin ng training, malamang ang ma-attract mo, yung mga taong excited din, mga taong positive din. Kaya lang kasi, mahilig ka magdrama, kaya tuloy yung network mo ang drama din, umiiyak din. Pag nagdrama ka, ang network mo, nagdrama. Pag umiiyak ka, network mo, umiiyak din yan. Pag nadadown ka, yung network mo, down din yan. Lahat yan, nakadepende sa'yo. Okay? Ngayon, ano pa? Ano ba yung solusyon sa bawat problema na dumarating sa'yo? Na dumarating sa atin? Ano yung solusyon? Una-una, napaka-basic, sipag. Okay? Kasi kapag ikaw yung taong masipag, ibig sabihin, ikaw yung taong busy. Busy ka, wala kang oras para isipin yung mga drama sa buhay. Wala kang oras para tingnan yung pagkakamali ng ibang tao. Wala kang oras para titingnan kung ano yung mga ginagawang mali sa sa'yo ng ibang tao. Okay? So, ang problema kasi sa atin, sa ating tao, normal yun eh. Walang tao na walang problema, lahat talaga may problema. Kaya lang, nakadepende yan, ano yung dating sa'yo ng problema? Ito ba ay ano, challenge para sa'yo? Or ito yung sa tingin mo, ito na yung magdadown sa'yo? Or ito na ba yung time para sumuko ka, gumive up ka sa buhay? Tama, kaya kung ako sa'yo, iwasan mong magdrama. Iwasan mong magdrama sa buhay, magdrama sa downline mo. Especially, ha, wag na wag mong gawin na magdrama sa downline mo. Wag na wag mong gawin na isalin yung negative emotion mo dun sa downline mo. Kasi bakit? Pag sinalin mo yan, pati downline mo hindi makahataw ng maayos. Kung ikaw problemado, exit ka muna, mag-unwind ka muna, mag-relax ka muna, puntahan mo na lang ang downline mo, yung grupo mo, kung magpa-meeting ka kapag okay ka na. Huwag ka dapat magpakita sa downline mo na problemado ka, mukhang bagsak na bagsak ang tuka mo, mukhang dami mong problema sa buhay, problema mo na jowa mo, magulang mo, anak mo, asawa mo, problema mo pa sa trabaho, problema mo pa sa network, lahat binubuhos pa sa downline. Huwag na huwag mong gawin yon. Okay? Ang problema normal. Ang problema kapag walang solusyon, let go. Kahit masakit yan, let go. Kailangan mo yung i-let go kasi bakit hindi ngayon nakakatulong sa pag-abot ng mga pangarap mo. Okay? Kaya huwag mong hayaan na kakainin ka ng problema, kakainin ka ng sistema ng mga bad emotions para hindi mo makuha yung mga pangarap mo.
Kaya ngayon, umpisa ngayon, magsipag ka, magiging busy ka. Kasi pag marami kang activities, wala ka nang maiisip ng mga kung ano-anong negative sa paligid. Ang maiisip mo lang, paano ka maging productive, paano mo makuha yung first million mo sa IM Global, paano mo makuha yung Global Ambassador, Gold Executive, Silver Executive, paano mo makuha yung mga pangarap mo, yung kotse mo, paano mo makuha yung bahay na gusto mo, paano ka makapag-travel sa ibang bansa at mag-enjoy ng bonggang-bongga. At paano mo tulungan yung downlines mo? At paano mo sila i-motivate? Paano ka magpa-meeting? Be productive. Be productive every day. Kasi kapag yan ang nasa isip mo, yan yung magiging kaugalian mo, walang kahit anong negative na pumasok sa'yo. Or may mga negative man, pero narinig mo lang labas agad kasi mabilis kang mag-adjust. Nakapag-handle ka agad. Okay? So anong solusyon ng mga problema? Sipag. Kung ang problema walang solusyon, magsipag ka pa rin. Kailangan mo magsipag. Kailangan mo magsipag araw-araw para magkaroon ka ng resulta. Ang drama ay hindi makapagbigay sa'yo ng resulta. Kaya, ulitin ko nga, iniwan ka man, sinaktan nyo, iniwan ka naman jowa mo, iniwan ka ng downline mo, iniwan ka ng upline mo, go! Magsipag ka. Kasi iba yung pangangailangan mo at pangangailangan nila. Iba pangangailangan ng pamilya mo kaysa pamilya nila. Okay? Hindi nakakatulong ang pagdrama mo sa buhay sa pagtupad ng mga pangarap mo. Good morning.